Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay magkukwento muna ako ng ilang bahagi sa ating palabas. Pero bago yan, intro muna tayo. Ang Inyong, Mapapanood, Apawan, Kathing Isip, Lamang, Sana Magustuhan, Po Ninyo Ang, Ganda Ang, Kalikasan. Ganda ang lugar kanila, Tiburcio. Maraming lamang dagat, kagaya na nakikita niyo mga alimango. Masagana sana ang buhay doon at masaya sana ang buhay nila. Pero napilitan si Tiburcio na pumunta ng Maynila dahil sa nais niyang mangarap pa rin na makapagtapos ang kanyang mga kapatid sa pag-aaral at matulungan ang kanyang mga magulang. Samantala, ito namang si Mario ay nag-apply ng trabaho kay Bossing. Si Mario ay may mga iba't ibang gawain o aktibidad na hindi maganda sa paningin ni Bossing. Pero dito sa simula ng ating kwento, nag-a-apply pa lamang siya ng trabaho. Ito nga, at siya ay nag-a-apply bilang isang hardinero. Mapalad naman itong si Mario dahil sa natanggap siya ni Bossing bilang isang hardinero. Kaya ang tauhan ni Bossing, si Mario at si Tiburcio ay siyang naging mga kasama niya sa bahay kung saan sila ang naglilinis, naging katulong niya sa lahat ng gawain sa bahay. Si Mario ang hardinero at si Tiburcio naman. Si Tiburcio naman ang siyang utos-utusan ni Bossing o alalay ni Bossing kapag siya ay umaalis. Kaya nabuo ang kwento sa kanila. Sa kanilang probinsya, kanila Tiburcio, ang dati niyang hanap buhay manging isda. Gaya lang inyong nakikita na mga alamang at mga isda. Ito ang karaniwang hinuhuli ni Tiburcio. Hindi siya nanatili sa probinsya dahil sa kailangan niya nila ng malaking pera, dahil sa yung kanyang mga magulang ay dapat niyang masuportahan at ang kanyang mga kapatid ay dapat na makapag-aral at makapagtapos. Kaya maganda naman sana ang layunin ni Tiburcio sa kanyang paghahanap buhay. Dito sa probinsya, kung makikita po ninyo ang sariwang mga pagkain o kaya isda, sariwang alamang o lamang dagat, napakasarap sanang mabuhay dito. Marami na rin ang pumupunta rito dahil napakaganda ng paligid sa probinsyang ito. Tingnan nyo naman, napakaraming naliligo sa tabing dagat. Napaganda ng lugar na ito kung tutusin. Kaya mas masarap sanang mabuhay sa ganitong lugar. Tahimik, payapa, wala ka halos iniintindi. Kung ikaw nga lang sana ay mayroong palagiang pera na matatanggap, ay mas magandang mabuhay sa ganitong lugar. Dahil sariwa ang hangin, sariwa ang mga bilihin, ang mga isda ay napakasariwa pa. At napakagandang pagmasdan. Tingnan nyo naman ang kapaligiran. Ito'y dinadayo ng napakaraming tao at dito naliligo ang marami. Ang kwento kong ito ay pinasimulan ko sa ganitong paraan para makita natin na simple lamang ang buhay at pamumuhay. Napakasarap sanang mabuhay kung ganito lang. Kaya sa mga susunod na kwento ko ay naroon lang ating mga adventure at iba't ibang uri ng mga pakikipagsapalaran. Sa ngayon, yan po muna ang kwento ko at nag-sightseeing muna tayo. Pinakita ko muna sa inyo ang kapaligiran. Sige po. Pansamantala, dito po muna ang aking kwento.